Kumusta mga boss? Sigil TV here. Sa video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin ibuboost ang ating Windows 7. Oh my God! Wow! Pabibilisin natin siya gamit lamang ang pag-adjust ng setting. Pababain natin ang display setting niya para mag-less. Ang usage ng memory. Kailangan lang natin pumunta sa folder at hanapin natin ang this PC. Tignan natin ang this PC. Press lang natin ang right click. Hanapin nyo properties. May lalabas dyan. Hintayin lang po natin. Ayan po, lumabas na ang system niya. Dito sa system na to ay makikita natin ang full specs ng ating laptop and kung anong Windows ang naka-install sa bandang side na to. Pero hindi tayo dyan pupunta, dito tayo sa left side, control panel. Sa kailalim ng control panel, meron siyang device manager, remote setting, system protection, and advanced system setting. Pipiliin lang natin ang advanced system setting. Click natin sa pinakadulo sa baba. Basta maklik natin, lalabas na ang system properties. Yan, sa ilalim ng system properties ay nakatab ang advanced. Sa ilalim ng advanced, meron siyang performance, user profile, and startup and recovery. Ang pipiliin natin ay performance kasi pabibilisin natin. Ito, visual effects, processor, scheduling, memory usage, and virtual memory. Nandito lahat ang boosting para lalong bumilis ang ating laptop. Please click lang natin ang setting. Sa case ko, ang default kasi niyan ay naka let Windows choose what's best for my computer. Ibig sabihin nun, Windows ang nagsasabi o nag-a-adjust kung ano ang nararapat. Pero, pwede naman natin i-stay na pinakamabilis na agad. Kasi dito, meron siyang adjust for best appearance. Ito ay sa appearance niya nagbe-base. Pero dito tayo sa adjust for best performance. Once na i-click natin yan, mawawala lahat ng check dito sa left side. Pag binalik natin sa left the Windows, di ba ang dami nakalagay na checks? Lapit natin ng konti para kitang kita. Ayan, ang dami nakalagay. Pag nilagay natin sa best performance, mawawala lahat at click lang natin ang apply. Ayan, sa pinakababa para mag-activate ang ating ginawang adjustment. And press OK. Ibig sabihin yan, okay na tayo sa mga visual effects. Sa memory usage niya, mas bumaba. Balik din tayo ulit sa setting. I-boost din natin ang kanyang memory. Dito, punta lang tayo sa advance. Hanapin natin ang virtual memory. Dito. Sa case ko kasi, nakalagay dito ay nasa 1000 plus lang. Pero ito ay in-adjust ko na. Pakita ko lang kung ano yung mga nilagay ko. Piliin mo lang ang letter C. Bali sa default niyan ay naka-check siya automatically manage paging. Paging file size for all drives. Yan ang naka-check. Ngayon, pag tinanggal mo yung check na yan, kailangan mo mag-enter na desire mong capacity. Ito ay nilagay ko ay 4096 ang initial. Ang maximum niya ay 8192. Bali, tinaymisto ko lang. Tapos, after mo yan, iset mo lang. Ang bali ang pinili ko dito ay drive C kasi nandito ang system. After mo na magawa lahat dyan, press OK. Pag na-okay mo na yan, hihingi ng restart ang system para mag-activate lahat ng ginawa mo. After nyo mag-restart, mapapansin mo ang bilis na ng response ng iyong laptop. Pag nag-open ka ng mga double tab or magkasabay man, nag-YouTube ka, or nagtatype ka sa Microsoft Word or anuman ang ginagawa mo, mas bibilis ang response niya kung i-compare mo sa old na unang sa default setting.
mga boss, sana ay meron kayong natutunan sa aking tutorial. Don't forget to like and subscribe to my channel para ma-notify kayo sa aking mga bagong i-upload. Maraming salamat mga boss. Thank you.